Sa kabila ng patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, magpapatuloy raw ang mga resupply mission para sa mga sundalong naroon. Tinitiyak ng AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., na hindi nila iiwan ang Ayungin Show. Responsibilidad po namin, obligasyon po namin na bigyan ng supply yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi po natin iiwan ang Ayungin Shoal. Ayon kay Browner, kailangan daw ng holistic approach kung paano yan gagawin. Nakikipag-ugnayan daw sila sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at maging sa mga Pilipino mangingisda kaugnay rito. Patuloy rin naman daw sila sa mga hakbang tulad ng paghahain ng diplomatic protest at pakikipag-usap sa mga opisyal ng China. Sa kabila nito, hindi pa raw oras para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika, nakasaad sa kasunduan na didepensahan ng Amerika ang Pilipinas kapag nagkaroon ng armadong pag-atake. Hindi pa raw maituturing na armadong pag-atake ang water cannon. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian. Yan ay para ireklamo ang sunod-sunod na insidente ng harassment ng China sa mga barko ng bansa sa Bajo de Masinloc at sa Ayungin Shoal. Una nang kinumpirma ni Foreign Affairs Spokesperson Teresita Daza ang pagpapatawag kay Wang. Kahapon, sinabi rin ng DFA na naghahain na ito ng demarche o pagpapahayag ng posisyon kaugnay sa mga insidente. Kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry na ganyan din ang hakbang nila laban sa Pilipinas. Depensa ng kanilang tagapagsalita ng si Mao Ning, professional, kontrolado, makatarungan, lehitimo at naaayon daw sa batas ang mga aksyon ng China Coast Guard. Responsibilidad daw ng Pilipinas ang buong insidente dahil hindi raw natitunupad ang anyay pinangako ng Pilipinas na tatanggalin sa Ayungin Shoal ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Una na iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos at ang mga dating presidente na wala silang anumang ipinangako sa China. Kabilang naman sa mga dati nang ipinoprotesta ng Pilipinas ang pagtatayo ng China ng mga istruktura sa Mischief o Panganiban Reef. Kitang-kita ang mga ito sa aerial mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kamakailan. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Sa Escoda Shoal pa lang na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, matatanaw mula sa ere ang apat na Chinese Maritime Militia Vessel na nakaangkla dito. Habang papalapit kami sa Mischief o Panganiban Reef, nagpaputok na ng flare ang China mula sa Mischief Reef. Pero nakalapit pa rin kami. Sapat para matanaw ang animoy napakalaking syudad sa gitna ng dagat. Nasa 500 feet above sea level po tayo ngayon at mula rito sa ating kinaroroonan, ang nakikita po ninyo dito sa ating likuran ay ang istruktura ng China dito sa Mischief Reef at kapansin-pansin na may mga nakaharang na mga truck sa runway. Bukod sa tila nakabang ng Chinese forces, tanaw namin ang hangar, malalaking gusali, sports complex, Olympic size na swimming pool, 8 basketball courts at iba pa. At habang nasa ere kami, walang tigil ang kanilang radio challenge. Tanaw din namin ang mga Chinese vessel na nagbabantay sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ang aerial survey na ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sinimulan kung kailan ilang barko at bangka ng Pilipinas ang binomba ng tubig ng mga barko ng China. Primary mission, ma'am, is to provide the air cover po, ma'am, doon sa supposed to be na ginawang Christmas convoy for the Ayungin resupply. Nakita natin yung dalawang Filipino vessel, ma'am, as well as yung PCG vessel na kaso tinataboy na sila po, ma'am, nung mga Chinese vessels. Mukhang hindi sila nakadikit talaga, ma'am, sa BRP Sierra Madre. Kita rin mula sa ere ang pagharang sa mga rubber boat ng Philippine Navy ng mga rigid hull inflatable boat ng China para di makalapit ang Philippine mission sa BRP Sierra Madre. Mas dumadami sila, tsaka mas parang mas naging aggressive sila na to block yung mga shoals, lalo na yung entry doon sa mga shoals, ma'am.
Kaya talagang na hindi na nakakapasok yung mga fishermen natin. Nasa 500 feet above sea level at mula rito, tanaw natin ang BRP Sierra Madre na napapalibutan ng mga sasakyang pandagat ng China. Kabilang na riyan ang kanilang Coast Guard, Navy at mga Chinese militia. Mahigit isang dosena raw ang nakaharang sa Sierra Madre ayon sa BFAR. Binablock nila yung entry doon na malapitan yung Sierra Madre. Yan yung kung napansin niyo ma'am doon sa lalo na doon sa east side is doon kasi magagaling yung supposed to be na resupply na mga vessels po natin. Sa Julian Felipe Reef naman, hilehilera ang tila Great Wall ng mga barko at maritime militia ng China. Tanaw na tanaw natin ang mahigit 100 Chinese militia. More than 100 yan sila ma'am based doon kanina sa nakita po natin. Muli rin pinaputukan ng flare ang aming sinasakyan mula sa isang shoal na inuukupahan naman ng Vietnam. Sir, ano ibig sabihin pag napaputok ng flare? Nag-ano na sila ma'am, parang warning. Warning. Lumayo tayo. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanindigan ng Department of Transportation na hanggang December 31 na lang pwedeng bumiyahe ang mga tsuper na unconsolidated pa o walang kooperatiba. Sagot yan ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa planong tigil pasada ng grupong piston sa December 14 hanggang 15. Sabi ni Bautista, ang mga grupong piston at manibela lang ang hindi sumasang-ayon sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Mas magiging epektibo, maayos at komportable na rin daw ang transportasyon sa bansa sa pamamagitan ng modernization. Susubukan natin kunin ang panig ng piston kaugnay rito. Nasa 120 bahay ang nasunog sa Barangay 105 Happyland sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Ang mainit na balita, hatid ni James Agustin. Binulabog ng malaking sunog ang mga residente ng Barangay 105 Happyland, Tondo, Manila bago mag-alas 3 sa madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Iniakyat ng BFP ang ikatlong alarma. Dahil pahirapan ng operasyon matapos ang halos 40 minuto, ay itinas na ito sa ika-4 na alarma. Nasa 24 na fire truck ang rumisponde. Mahigit isang oras na itong nagaganap na sunog dito sa residential area at mula rito sa kinatatayuan kong footbridge, kitang-kita kung gaano kalaki pa yung apoy na nire-respondehan ngayon ng mga pamatay sunog. Ang mga bombero pumesto na sa bubong ng mga bahay para malapit ang makapagbuga ng tubig. Kanya-kanya nang salba ng mga gamit ang mga residente patungong Mel Lopez Boulevard. Doon rin nakapwesto ang mga fire truck kaya hindi nadaanan ng southbound lane ng kalsada. Si Marieta ilang gamit lang ang nailigtas. Inuna raw kasi niyang ilikas ang kanyang anak na may special needs. Mga alagang aso at ang imahe ng Santo Niño. Bigla na lang pagsilip ko sa tabi namin, ang laki na ng apoy. Hindi ko na po alam kung anong saan nagmula. Ang senior citizen na si Aling Rebecca, ilang imahin lang din ng santo ang nailigtas. Laking pasasalamat niya nakalabas sila ng kanyang mister na may sakit. Ay, napakahirap talaga. Yung bahay namin na nasunog, kapapalit lang ng bubong noon. 30 mil ang ginasto ko. Pinagsikapan ko yun na papalitan para hindi kami tulungan. Ito lang ang dala ko. Wala talaga. Malaking pagsubok para sa mga residente lalo pat magpapasko silang walang mga bahay. Nananawagan sila ngayon ng tulong. Bagong gawarin yung bahay namin. Nung nakarang taon lang eh. So ngayon, sunog na naman. Wala tayong magawa. Ay, sana yung mga malambot ng puso, tulungan kami na magawa uli ang bahay namin. Yung importante sa amin kahit na gamit at saka yung higaan namin. Bago mag-alas 7 ng umaga nang tuluyang mapula ang apoy. Ayon sa BFP, tinatayang 120 bahay ang nasunog. Apektado ang 240 pamilya. Katumbas ng 1,500 individual. Naging pahirapan daw ang operasyon ng mga bombero. Heavy traffic natin tapos yung mga nakabara dito sa kalsada. Plus yung alam naman natin yung tubig talaga natin dito medyo mahina. Kaya nag-backup talaga tayo, nag-refill sa nearest hydrants natin. Tukoy naman na investigador natin kung saan yung pinagsimulan. Yung cause of fire, under investigation pa tayo. Umabot sa 300,000 pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa estruktura. Isang fire volunteer ang napaulat na sugatan. Bago po umalis ang bahay, hugutin ang pwedeng hugutin, no? Yung mga gagamitin or bibilin natin ng mga appliances, mga pailaw. Tingnan po natin na pumasa siya sa standard. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito na ang mabilisang balita. Huli kam ang pambubugbog at pambabato ng isang grupo ng mga lalaki sa Barangay Bari sa Mangaldan, Pangasinan. Sa video, makikita sila na tila nagtatalo. Maya-maya lang, pinagsusuntok ng lalaki na kaputi ang isa pang lalaki. Inawat pa siya pero hindi siya huminto. Pinagbabato rin nila ang isang eskinita. Kwento ng biktima sa mga pulis, napagtripan lang siya. Ipinapatawag na ng pulis siya ang mga nambugbog at namato. Sinusubukan pang kunin ang mga pahayag nila. Patay naman ang isang lalaki matapos mahulog sa ginagawang balon sa Samal Island, Davao del Norte. Base sa investigasyon, naglalagay ng tubo sa balon ng biktima kasama ang isang minor de edad nang bumigay ang hagdang ginagamit nila. Dinala sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Hinala naman ng mga otoridad posibleng treasure hunting ang ginagawa sa lugar. Wala raw permit ang paghuhukay ng balon. Patuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang may-ari ng lupa. Mga kapuso, muling umiiral ang hanging Amihan matapos ang ilang araw na break. Apektado nito ngayon ang Batanes at Babuyan Islands ayon sa PAGASA. Kaya asahan ang maulap na kalangitan at mahihinang ulan sa mga nasabing lugar. Easterlies pa rin ang nakakaapekto sa iba pang panig ng bansa. Ngayong araw, nakapagtala ng 16.6 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 17.5 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon. 20 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. 22.4 degrees Celsius naman ang minimum temperature ngayon sa Basco, Batanes. Habang 22.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Dahil hindi pa malakas ang Amihan, magiging maaliwalas at mainit pa rin ang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Mababa ang tsansa ng ulan maliban sa ilang panig ng Visayas, Southern Luzon, Cagayan Valley Region, Apayao, Aurora at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa rin ang posibilidad ng ulan dito sa Metro Manila. Patuloy ang operasyon ng MMDA sa ilang kalsada bilang paghahanda sa matinding traffic ngayong holiday season. May ulat on the spot si Alan Gatos ng Super Radio DZWB. Alan? Rati, Sandra, sinuyot ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA ang kahabaan ng Samsung Road sa Caloocan City kaninang umaga. Hindi bababa sa 10 motorista ang natiketan habang hindi bababa sa 5 motorsiklo ang hinatak. Hindi rin pinalampas ng strike force ang mga ginawa ng extension ng kanilang bahay o tindahan ang bangketa. Ayon kay Gabriel Go, pinunong strike force, mahalagang malinis ang mga lansangan sa Caloocan City dahil isa ang lungsod sa daraanan ng Parade of the Stars ng Metro Manila Film Festival sa December 16. Alas 2 ng hapon, magsisimula ang event at inaasang tatagal ng 3 oras. Magsisimula ang parada sa Nabota Centennial Park sa C4 Road at daraan sa Samsung Road at Lirico sa MacArthur Highway hanggang makarating sa Valenzuela People's Park. Kaya inaabisuhan ang mga motorista na iwasan muna ang mga kalsadang yan sa Sabado ng hapon. Kaagad din naman bubuksan ang mga apektadong kalsada pagkadaan ng parada. Rafi, Sandra. Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio Dizit. Nakamamangha ang pagmamahal sa bundok ng isang mountaineer. Hindi kasi napigil ng kanyang kapansanan ang pangarap niyang maakyat ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang mainit na balitang wow, hatid ni Oscar Oida. Mahirap mang isipin ang pag-akyat ng bundok na walang nakikita. Hindi yan inuurungan ng mountaineer at visually impaired na si Maria Angelica Torres. Nung bata pa ako, tinatanong ko na po talaga kung ano ang itsura ng bundok. Naging pangarap ko na po umakyat palagi ng bundok sa iba't ibang lugar. Kasi doon po nakaka-relieve po ng stress, nakaka-relax po. Hindi ko man nakikita na gamit yung mata, nakikita ko po sa pamamagitan ng pagkapa, yung kagandahan ng paglikha ng Diyos sa kalikasan ko. Nasa 20 bundok na ang naakyat ng 21 taong gulang na si Angel. At ang pinakahuli, ang kanyang dream hike na Mount Apo. Extra challenge para kay Angel at sa kanyang team ang pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas.
kailangan mong kumapa, kailangan mong gumapang. Konting maling apak, diba? Hulog talaga. Laban namin to eh, laban ni Angel. Napakahalaga ng teamwork kasi one false move, tatlo kami. So kailangan medyo in sync yung galaw nyo. In sync, hindi pa pwede na parang kumontra yung isa, baka madala. Sulit naman daw ang pagod. Bukod kasi sa natupad ang pangarap ng summit ni Angel, may hatid pang inspirasyon ang nagawa niyang milestone. The very first visually impaired woman to trek Mount Apo using the circuit trail. May boulders. Yung boulder face kasi is totally different yung environment. Malaki yung mga bato, as big as SUVs or trucks. You really have to have your adrenaline, saka you really have to have your determination. Sobrang proud. Siya yung anak na hindi talaga sumusuko. Kaya hashtag never give up. And yung word na yon, yan, hindi talaga yan marunong sumuko. Napakalakas ng loob. Kaya nga nabanggit ko kanina na sa kanya lang ako kumukuha ng lakas. Sa kanya ako kumukuha ng lakas ng loob. May kapansanan man sa paningin. Just conquer your fear. Always remember po, especially sa mga visually impaired na kagaya ko, na hindi hadlang yung disability natin para hindi natin magawa yung mga bagay. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik po tayo sa mga balita sa bansa. Liba na po ang nasawi sa pagsabog sa isang paggawaan ng paputok sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Pinakahuli riyan ang 7 taong gulang na apo ng may-ari ng paggawaan. Kabilang din sa mga unang nasawi kahapon ang may-ari. Base sa inisyal na investigasyon, isang paputok na tinatawag na bombshell ang mitsa ng pagsabog. Kumalat pa ang apoy dahil sa mga nakaimbak na pulbura at iba pang paputok. Sa report ng Super Radio Cebu, 10 bahay ang nadamay. May permit naman ang paggawaan. Nasunog din po ang isang residential building sa barangay Little Baguio sa lungsod naman ng San Juan. Balitang hatid ni Bam Alegre. Naglalagablab mula ibaba hanggang sa 3rd palapag ng residential building na ito sa Vicente Lim, Little Baguio sa San Juan pasado alas 3 na madaling araw. Agad itinaas ang 2nd alarma ng BFP. Hindi bababa sa 8 fire truck ang rumesponde bukod pa sa volunteers. Ang naging atake ng mga bumbero, apulahin ng apoy mula sa loob ng estruktura. Nahirapan ng mga bumbero dahil hindi tuloy-tuloy ang water supply ng mga fire truck. Naapula rin ng apoy pasado alas 4 na madaling araw. Yung firewall na nakatulong kaya hindi siya kumalat na yung apoy. Kasi kahit kita mo lang, may kadikit siya ng mga bahay sa kabilaan pero hindi siya tumawi dahil nga sa firewall. Then, ang difficulties natin, medyo natipid lang yung supply ng tubig kaya medyo na-delay yung pag-fire out natin. Walang naiulat na nasaktan o nasugatan sa insidente. Ayon sa isang kapitbahay, mabilis daw ang pagkalat ng apoy sa naturang bahay. Nagsimula yan sa likod eh. Usok lang ang lumalabas dito sa harapan. Sa likod ang simula ng apoy. Tapos nagpuputukan mga wire dito sa labas. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabilisang balita. Sa parking lot na isang mall sa Dasmariñas, Cavite, na aresto ang 3 babae dahil sa pagbenta ng illegal na droga. Nakuha sa kanila ang 300 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit 2 milyong piso. Ayon sa isa sa mga naaresto, pinangakuan sila ng pinagkunan nila ng illegal na droga na bibigyan sila ng 15,000 piso kung maide-deliver ang illegal na droga. Ang isa naman sinabing tinangka niyang pigilan ang mga kasama dahil sa pangambang droga nga ang dadalhin. Wala namang pahayag ang isa pang naaresto. Inaalam na kung saan kinuha ng mga naaresto ang i-deliver sana na illegal na droga. Balik kulungan naman ang 2 drug suspect na inaresto sa Bacoor, Cavite. Nakuha sa kanila ang mahigit kalahating milyong halaga ng illegal na droga. Tumanging magbigay ng pahayag ang dalawa na sasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagdala ng iba't ibang gamit para makapag-ingay lang ang mga estudyante ng Toro Hills Elementary School ngayong umaga. Bilang paalala yan sa panganib na dala ng mga paputok ngayong papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Sandra. Alam naman natin kapag dito sa paaralan, kapag maingay ka,
eh malamang-lamang mapapagalitan ka ng iyong teacher. Ano? Pero ngayong umaga dito sa Toro Hills Elementary School dito sa Quezon City ay libreng-libre ang mga estudyante na mag-ingay at magpaingay ng kanilang mga gamit na bitbit papasok dito sa paaralan. At bago kasi magsimula yung klase, isang parada ang isinagawa ng paaralan para ipaalala sa publiko na lubhang mapanganib ang pagpapaputok bilang salubong sa bagong taon at maging sa Kapaskuhan. Kanya-kanyang gamit ng ang dala ng mga bata mula sa mga plastic na mga battle, kaldero, torotot, silbato at syempre yung kanilang mga boses. Ilan naman sa mga mag-aaral ay nag-costume pa na kunwari ay mga nasugatan dahil sa paputok. Ayon sa grupong Band Toxics na partner ng paaralan sa parada ngayong umaga, bukod sa delikado sa kaligtasan ng mismong pagputok ng firecrackers at fireworks, banta rin daw sa kalusugan ng ayon sa grupo ay toxic chemicals na matatagpuan sa mga ito. Kabilang sa mga kemikal ay cadmium, lead, chromium at iba pa na posible raw makapinsala ng nervous at respiratory system ng katawan. Muling nanawagan ng grupo sa publiko na iwasan na ang mga paputok at idaan na lamang sa pag-ingay ang mga selebrasyon para sa paparating na bagong taon. Dagdag pa ng grupo, kailangan ng puspusang kampanya laban sa paggamit ng paputok, lalo pa isa na namang fireworks factory ang napaulat na nasunog sa Cebu kahapon na ikinasawi ng ilan at nagdulot naman ng injuries sa iba pa. Pagkatapos itong parada ay nagtipon-tipon ng mga mag-aaral ng Toro Hills Elementary School sa loob ng paaralan para muling bumira ng paingay bago magbalikan sa kanilang mga klase. Sandra? Maraming salamat, Cedric Castillo. Good job ang ilang pambata ng Pilipinas sa kanilang badminton competitions abroad. Wagin ang ginto sina J.R. Pandi at Mary Destiny Untal sa Under-17 Mixed Doubles. Sa Bationex sa Pamutani Junior International Series 2023 sa Bangkok, Thailand. Two sets pa lang ng game ay naipanalo na nina Pandi at Untal ang laban kontra sa pares mula Korea. Naka-gold din sa Women's Open Singles sa APAC's Kazakhstan International Series 2023 ang pambato nating si Mika de Guzman. Tinalo ni Mika ang pambato ng India sa final score na 21-13, 21-17. Good job at congratulations sa ating mga Pinoy badminton players! 13 days to go, Pasko na! Habang palapit ang Pasko, parami ng parami ang mga display na pinapailawan sa ilang probinsya. Mula sa glowing tulips garden hanggang sa mga sikat na landmark sa mundo. Silipin yan sa balitang hatid ni Bam Alegre. Christmas feels sa Carmen Bohol. Punong-puno na mga pamaskong dekorasyon ng kanilang plaza. Tapos dyan ang tinaguriang Glowing Tulips Garden. Sentro rin ang atraksyon ng replika ng sikat na Eiffel Tower na tadtad ng mga ilaw. Bongga rin ang mga Christmas display sa ilang pasyalan sa bayan ng Alicia. Tapok dito ang kanilang giant Christmas tree at dancing fountain na may kasabay ng music. May fireworks display rin. Hindi rin nagpahuli ang Plaza Molo sa Iloilo City. Hitik na hitik din ito sa mga Christmas display. Mula sa mga parol na nakasabit sa mga puno hanggang sa Christmas lights palibot ng plaza. Meron ding Belen na malapit sa Molo Church. Sa Kandon, Ilocos Sur, nagniningning ang kahabaan ng National Highway. Bida rito ang mga Christmas float kung saan tampok ang mga sikat na landmark sa mundo. Kabilang dyan ang Dutch Windmill ng The Netherlands. Sa Dagupan, Pangasinan naman, dinagsa ang Quintos Bridge. Kanya-kanyang selfie ang mga bagets at young at heart sa mga pamaskong dekorasyon sa tulay. Dinarayo rin ang Paseo de Belen sa Devenecia Highway Extension. Sa Banggit Abra naman, bida rin doon ang kanilang giant Christmas tree at Belen. At sa Aparigagayan naman, iba't ibang Christmas diorama ang tampok sa kanilang parke. Sumasalamin ang mga ito sa pagdiriwang ng mga Pilipino tuwing Pasko. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. COVID-19 ang kapuso couple na sina Dennis Trillo at Jenrin Mercado, pati po ang baby nilang si Dylan. Gamutin na natin to, pati nga ang misis ko, may COVID kaming tatlo. Ibinahagi
ibinahagi yan ni Kapuso Drama King sa isang IG video. Pinangalanan niya ang self-composed song na Gamutinan Natin To. Ilan sa mga lyrics dito ay, oh, eto na nga, tinamaan din ako. Akala ko'y hindi natatablan ito. At sa dulo ni-reveal niya na positive din sa COVID-19 ang wife niyang si Jen at ang 1.5-year-old baby nila. Get well soon then, Jen and baby Dylan! Samantala, patuloy ang extraordinary story sa pinagbibidahang serye ni Dennis na Love Before Sunrise. Si Jeneline naman, bibida sa upcoming telebabad series na Love Die Repeat with Sian Lim. Papipirmahan na kay Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trillion pesos na panukalang national budget para sa 2024. Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang budget at niratify na rin ng Senado at Kamara kahapon. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Sonny Angara, walang makukuhang confidential and intelligence funds o CIF ang civilian agencies. Ang mga tinapyas na CIF, idinagdag sa pondo ng mga tumututok sa seguridad ng bansa gaya ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Malaki rin ang pondong inilaan para sa agrikultura, edukasyon, kalusugan, mga benepisyo at infrastructure. Sa kabila ng mga hinarap na hamon, may isang individual na may tuturing na susi ng GMA Network sa mga natamo nitong tagumpay, si Attorney Felipe L. Gozon o mas kilala bilang FLG. Kaya sa kanyang pagre-retiro bilang CEO, ating balikan ang kanyang makulay na buhay at puso para sa kapwa na naging daan para maitaguyod ang Kapuso Network. Balitang hatid ni Marie Zumali. Mula sa pagiging maliit na radio station, hanggang sa maging full-fledged TV station, at mula sa rainbow satellite, Kapuso, naging Kapuso ng bawat Pilipino. Kapuso, anumang at ngayon, ang GMA ang kinikilalang nangunguna, pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan, at most awarded multimedia network sa Pilipinas. Hindi ito magiging posible kung wala ang tatlong importanteng letra. Yan ay ang FLG. Ang initials ni Felipe Lapuz Gozon, ang chairman at outgoing chief executive officer ng GMA Network Incorporated. Sinong mag-aakalang ang batang ito mula sa Malabon magiging isang higante sa industriya ng broadcast media? 1974 nang kanyang bilhin ang isang naghihingalong TV station mula kay Bob Stewart, kasama ng kanyang partners na sina Gilberto Duavit Sr. at Menardo Jimenez. Taong 2000 nang pormal na maging CEO ng GMA si Gozon. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, nalikha ang ilan sa pinakamalaki, pinakatumatak, at pinaka-top rating na programa sa kasaysayan ng Philippine Television. Gayon din ang mga pinaka-award-winning newscasts at public affairs programs. Kabilang dyan ang apat na prestihiyosong George Foster Peabody Awards na tanging GMA pa lamang ang ginagawaran sa Pilipinas. When I took the helm of the GMA in 2000, we were a far second among the Philippine TV stations. So I dreamed of making GMA number one and rallied my team to work harder than ever before. The rest is history. Sa ilalim ng kanyang liderato, pinalaki at pinalawak ang naabot ng GMA sa lahat ng panig ng bansa, pati na abroad, at sa internet at social media. Sa dunong at talent ng ating mga tao ay nararating natin kung saan tayo nahandoon ngayon. Walang ibang dahilan yan kung hindi yung mga taong bumubuo ng pamilya ng GMA. Sa pagiging number one, ang mas malaking hamon para kay FLG. To do even better than what we have been doing before. And that is to provide the kind of superior, responsible entertainment that we have to the public, and more importantly,
to provide objective, unbiased, walang pinoprotektahan, walang kinikilingan na pagbabalita sa buong bansa. Sa kanyang pamumuno, nadala niya ang GMA Network sa iba't ibang tagumpay at naitawid din sa iba't ibang hamon at ang kanyang laging sandigan. Stand for truth. Integrity and truth are what we live for in the media industry. We are committed to truth above all else. Sa pag-anunsyo ni FLG ng kanyang pagre-retiro, hahalili sa kanya bilang CEO ng Kapuso Network ang kasalukuyang GMA President at Chief Operating Officer na si Gilberto R. Duavit Jr. Magsisilbi namang Executive Committee Chairman si Joel Marcelo G. Jimenez na Director ng RGMA Network Incorporated, Executive Committee Chairman and Director ng GMA New Media Incorporated at iba pang subsidiaries ng GMA Network. Mananatili naman Chairman of the Board si FLG at magsisilbing advisor ng kumpanya. Sa mahigit 2 dekadang pagiging CEO ni FLG, maraming naabot ang GMA. At sa bawat tagumpay, alam ni FLG kung sino ang dapat na pasalamatan. Ang Diyos at ang mga taong bumubuo ng GMA. I have always said that our people are our best assets. The equipment that we buy will depreciate the moment we use them. But the stories we create live in the hearts of our viewers and appreciate over time. Mariz Umali, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanawagan ng China sa Pilipinas na itigil na raw ang anilay maritime infringement at provocative acts umano nito sa South China Sea. Kasunod yan, ang paghahain din nila ng protesta laban sa bansa kaugnay sa mga nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Sabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, kanila ang tinatawag nilang Huangyan Island at Renai Reef. Yan ang Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. May sovereignty raw sila sa mga isla ng South China Sea. Panawagan nila sa Pilipinas, itigil na ang mga provocative o mapangudyok nitong hakbang, kumilos ng naaayon sa China at bumalik sa tamang daan para marisolba ang pagkakaiba ng dalawang bansa sa issue. Nga naghahanap ng trabaho sa Negros Occidental, magkakaroon dyan ng Christmas Job Fair. Gagawin niya ng Public Employment Service Office ng City of Smiles para sa buong probinsya. Sa December 17 at 18 na yan, 9 a.m. hanggang 4 p.m. sa isang mall sa Bacolod City. 60 local at overseas companies ang naghihintay, hatid ang mahigit 7,000 job vacancies. Sa mga interesado, siguraduhin may dala kayong resume at iba pang mahalagang documents. Huwag nyo ring malilimutang magsuot ng proper attire. Ngayong Christmas season, usong-uso ang mga reunion, hindi lang ng mga magkakamag-anak o magkakaibigan. Pwede rin ng mga balikbayan at kanilang naiwang fur baby. Yan ang muling pagkikita ng Shih Tzu na si Pia at ng kanyang amo na si Shaib Sultan sa Mactan Cebu International Airport. 9 months kasing nagkahiwalay ang dalawa dahil nag-abroad si Shaib. March nitong taon nang magtungo sa Europe si Shaib para magtrabaho. Ayon sa kanya, ngayon lang daw sila nagkahiwalay ng matagal. Kaya labis ang tuwa niya nang makita o magkita silang muli ng kanyang alaga. May 1 million views at 90,000 likes na ang video na yan sa TikTok. Trending! Cute! Ang cute ni Pia! Oo nga. Mahilig ako manood ng ganyan. ng mga pets, no? Pero grabe, no? Hindi sila magtatampo. Pag nakita ka na nila, okay na sila. Diba? Kasi yung iba, akala nila magtatampo. At saka humingin pa sa lubong, ha? Ito, walang pasalubong. Okay, walang pasalubong, hag-hag lang. Okay, pwede na yan, o, diba? Pero ang dami nga ganyan, mga reunion. Pagpapakita kung gaano ka-loyal yung mga pets. Hindi lang naman aso, eh. Oh. May mga loyal din namang tao. Oh. Of course. Tsaka yung mga ganyan kasi, umiikot yung mundo nila sa'yo, di ba? Intay lang sila na intay na bumalik ka. Di ba Shih Tzu yung aso mo, Sans? Oo nga, Shih Tzu rin. Sabihis ka lagi. Shih Tzu siya. Ayan. At ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Raffy Tima po.
Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Sandra Aguinaldo. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.